Na? Oo. Tayo mag-ulit. Okay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, at lahat ng mga nakikinig dito sa Pilipinas at ngayon din sa ibang bansa, katulad ng Saudi Arabia, Dubai, at iba pang lugar dito sa ibabaw ng salibutan o ng daigdig. Ito po ang aking kauna-unahang pag-re-record dito. Kaya't ang aking ibabahagi muna ay ang aking apat naging karanasan. Ang karanasan ito ay nangyari sa Dubai, dalawa sa Dubai, at dalawa dito sa Pilipinas. Ngunit bago ko po ibahagi ang aking maging karanasan yon, tayo yumuko upang manalangin. Ama namin sa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyo upang itagubilin ang aming mga mensaheng ito sa ikasusulong, sa ikatatatag ng aming pananampalataya upang ikaw lamang ang aming purihin, sambahin at magpasawalang hanggan. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala upang ang paglapit na ito ay walang magiging hadlang sapagkat ang lahat na ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Katulad po ng aking sinabi, ang aking mensaheng ito ay ibibigay ko na apat na karanasan. Ang karanasan ito ay nangyari sa Dubai. Ang una ay nang ako ay magkaroon ng problema tungkol sa aking pangangailangan, ang pananalapi at ang aking pagkain. Sapagkat bago dumating ang araw ng sweldo, ay may isang linggo pa ang daraanan ko upang dumating ang sahod. Kaya't dito sa araw ng Biyernes na dati-dati ay ako ay namamalengke o nagsha-shopping o naggo-grocery upang matustusan ko ang aking pangangailangan sa loob ng isang linggo. Ngunit sa araw na yon, ako ay bagabag sapagkat ang aking pera ay 20 dirhams na lamang at wala na akong iba pang mapapagkunan. Kaya't dumating ang araw ng Sabado, kinabukasan, kung ano ang aking ginagawa ay ganun din. Kaya't kinabukasan, nagluto, kumain at nagsamba. At nang dumating ngayon ang divine service sapagkat ako ay isang diakono, ang sabi ko sa Panginoon, ako ay lumapit. Panginoon, ako ay may isang kapatid dito at may lima akong pamangkin. Sa kanila ba ako lalapit, Panginoon? Hindi, sabi kong ganun. Sa iyo ako lumalapit. Sapagkat ang aking 20 dirhams ay kanina ay ipinamasahi ko pa ng papunta rito sa simbahan at ang natira na lamang sa akin ay 20 dirhams. Kaya nga dito sa 20 dirhams na ito ay hati tayo. Sa iyo ang 10 dirhams, sa iyo akin ang 30 dirhams. At noong mga panahon na yon, ako ay isang diakono sa Dubai. At ibinigay ko sa lilialalagyan ng ikapu at mga handog. At sinabi ko, Panginoon, ikaw na ang bahala. Kaya nga't dumating ang hapon sapagkat ng araw na yon, ako ay pumapasok pa ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8. Ngunit hiniling ko sa aking boss. Ako ay bigyan niya ng tunay na pamamahingang buong isang araw ng Sabado at ako naman ay kanyang pinayagan. Kaya't ng mga araw na yon, sa araw ng Sabado ng hapon, alas 4, ako ay pumasok at nang bumalik. At ang natira na lamang sa akin ay 5 dirhams. At inaalaala ko na
may isang linggo pang dadaanin at ang pera ko ay 5 dirhams na lang, saan aabot iyon? Kaya kinabukasan ng pagagising ko araw na linggo, kung ano ang aking ginagawa, kung ano ang aking niluluto, ganun ang aking ginawa. Ngunit dumating ang panahon na ako ay nandudo na sa bus stop at nang ako ay sasakay. Sinabi sa akin ng isang babae nang ako ay makasakay, dumating na ang bus. Sabi sa akin, "Tatay, huwag na po kayong magbayad. Naririto po ang inyong ticket. Kanina po kayo bayad." Kaya't ang ginawa ko sa babae, ako ay nagpasalamat sapagkat hindi ko siya nakilala. Ang upuan ng mga babae ay bukod at ang upuan ng mga lalaki. Nagpunta ako sa upuan ng mga lalaki at nanalangin ako. Ang sabi ko, "Panginoon, kailanman ay hindi na ako mag-iisip kung ano ang aking kakainin." At nung dumating ng hapon ng mga bandang alas dos, ay sinabi sa akin ng accountant namin na, "Ben, saan ka ba sumasakay?" At ang sabi ko ay, "Doon sa last bus stop sa service road ng Six-Sided Road." Sabi sa akin, "Oh sige, bukas ay huwag kang sasakay at hintayin mo ako at dadaanan kita doon." At ganun nga ang nangyari, nang kinabukasan sumakay ako. Sa madalit salita, na buong isang linggong iyon nung aking kinakain, nagluluto, nagigising, hanggang sa dumating ang oras ng araw ng sweldo. At sabi ko sa aking sarili, "Bukas na lang ako mag-grocery. Ngunit nang magsimula akong magtakal upang simulan ko ng pagsasayang doon sa pagtatakal na yun, kung ano yung dati ng aking sinasayang, anong aking itakal ay bigla na lang naubos. At ang 5 dirhams na aking nasa akin ay kinuha ko at sinabi kong ganyan, "Panginoon, kailanman ay hindi ko gagastusin ang 5 dirhams na ito bilang isang alaala mo sa akin." Kaya nga't dito mga kapatid, ano, itong naging karanasan ko na ito, na kung ikaw lamang ay magtitiwala sa Panginoon at lalapit sa Kanya, na Siya lamang ang iyong inaasahan, Siya ay tutugon sa iyong mga pangangailangan. Ang ikalawa ng aking karanasan, noong ako ay galing magbakasyon, galing ng Pilipinas, sinalubong ako ng aking kapatid na sinabi, "Kuya Ben, sa susunod na December, tayo ay magbabakasyon, sabay tayong magbabakasyon." At ang sabi ko, "Tama yun, sabi kong ganyan, masaya yun, sabi kong ganun, sapagkat kumpleto tayo ang magkakapatid." At dumating ngayon ang panahon, at dumating ang mga panahon na lumipas hanggang sa lumapit na, sabi kong ganyan, ilang buwan na lamang, magbabakasyon na lamang na naman kami. Hanggang sa naramdaman ko, dati-dati, na ang aking paghiga ay isang normal na paghiga. Ngunit nang dumating at lumalapit ang nalalapit ng pagbabakasyon namin, ay nakaramdam ako ng isang pagbabago. Na yung paghiga ko dati pantay, hanggang sa dumating ang panahon na pantay ganyan, unti-unti kong inaangat ang aking ulo bago ako makatulog. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakasandal na lamang ako sa bedboard ng aking kama, at nakaganyan na lamang ako at hindi pa rin ako makatulog. Hanggang sa sinabi ko, "Panginoon, tulungan mo naman ako na makatulog, sapagkat ako'y hirap na hinanghina na ang aking katawan. Kaya tulungan mo ako." Kaya nang isang gabi
ako ay nakatulog, doon ko lang nakaramdam ng isang napakasarap na pagtulog. At doon, sa aking pagkakasarap na pagtulog na yon, ay mayroong tumawag sa akin at sinabi, "Ben, Ben, Ben, ikaw ba ay magpapakamatay na?" At buhat nung ako'y sinabi ang ganun, ako ay hindi na makatulog. At inignore ko ang mga bagay na yon. Lumipas pa ang mga ilang linggo o mga dalawang linggo. At na talagang hinang-hina na ako. Nang magkagayon ay tinawagan ko ang aking kapatid na sinabi, "Tol, ako ay hinang-hina na. Gusto ko sana nang magpagamot sa atin." Ang sabi sa akin ng aking kapatid, "Kausapin mo ang iyong boss," sabi niya ganun. At umaga ngayon, kinausap ko ang aking boss. Ang sabi sa akin ng una, "Gusto mo bang ikuha kita ng doktor dito?" Ngunit ang sabi ko ay kinakailangan kong doon na lang sa Pilipinas magpagamot. "Gusto mo bang ikuha kita ng tiket?" Ang sabi naman na sabi ko naman ay, "Kung maari boss." At maraming salamat. At kinabukasan ng aking pagpasok, ang sabi ng aking boss, "Ben, ito ang ticket mo, bukas flight mo na." At dumating ang pagkakataon ngayon ng kinabukasan at dumating na ako dito sa Pilipinas. Kinausap ako ng aking may bahay na sinabi, pinipilit ako na magdiretso na kami sa Manila Sanitarium. Ngunit ang sabi ko, baka ito lamang ay isang pangananabik sa aking mga anak. Kaya doon na muna tayo umuwi, magtuloy na muna tayo sa bahay. Kaya nang dumating kami na nagpahinga sa buong magdamag, at ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Kaya nga't ang sabi ko nung umagang-magang yon, sabi ko, "Nay, dalahin mo na ako sa hospital." At doon nga kami nagpunta sa Philippine Heart Center. At doon ko nalaman na ang aking puso ay nabababad sa tubig, lumalaki ang aking puso, at mahina ang tibok ng aking puso, at tatlong ugat ko ang barado, at ang katunayan ng lagyan ako ng holster sa aking dibdib ay nakita doon ng tatlong segundong tumitigil ang tibok ng aking puso. Kaya nga't ang sabi sa akin ng doktor, "Bakit ang taong ito ay nabubuhay pa?" Kaya nga't ang nangyari ang mga bagay na yon, nang sinabi ang ganyo, sapagkat pauwi na kami noon, palabas na kami ng hospital, at sabi ng aking may bahay nang dumating kami sa may bahay, sapagkat noon ay panahon na naghahanda naman akong pabalik sa Dubai, ang sabi sa akin ng aking may bahay ay, "Bukas pag-withdraw mo ng pera natin, iyon na ang ating kahuli-hulihan na pera. Patitigilin na natin ang ating mga anak, at sa susunod na lamang na semestre natin ipagpapatuloy." Ngunit ang tugon ko sa aking may bahay, "Bakit mo pahihintuin ang ating mga anak? Bakit mo pipigilan ang kinabukasan ng ating anak? Bakit? Tayo ba ay pinabayaan na ng ating Panginoon? Hindi. Kung hindi magpapatuloy ang ating mga anak, sapagkat ang jajan ang ating Panginoon, at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan." At ng kinabukasan ng pag-withdraw namin ang akin ng pera, ng huling pera namin, kasama ko ang aking anak na si Mark na pangalawa, ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone at sinabi sa akin, nang sagutin niya, "Pa, para sa inyo pala ang tawag na ito." At nang sinagot ko ang cellphone, sinabi sa akin ng kabilang dulo, "Brother Ben,
ipadala mo nga ang iyong bank account number dito. Yung pala na hindi ko nalalaman na ang ating mga ang aking mga kapatiran doon sa Dubai ay nag-ambag-ambagan at ipinadala sa akin. At pagdating ko naman sa bahay ay tinawagan ko ang aking boss. At ang sabi kong ganun, boss, pwede bang padalahan mo ako ng 2,500 dirhams? Ngunit ang tugon ng aking boss, hindi kita padadalan ng 2,500 dirhams. 5,000 ang ipapadala ko sa iyo. At nang magkagayon, dumating na ang lahat na pera na ibinigay sa atin, na pinadala sa akin. At ibinigay ko ang bank account number, ang bank account namin sa aking may bahay. Sabi kong ganyan, Nay, ito ang katunayan na kailanman ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Purihin, pinupuri ko ang Panginoon sapagkat sa ngayon, ang aking anak na tatlong sabay-sabay na nag-aaral ng nursing ay nakatapos na. At ang aking pangalawa naman na karanasan ay ito dito sa Pilipinas. Nung ako'y matanggal o naalis sa trabaho sa San Miguel Corporation, kami ng aking pamilya ay nagkaisang magpunta sa Palawan. At dumating ang pagkakataon na kami ng aking asawa ay nagkaisang mag-join bilang mga canvasser o kolpultor. At nagkaisa sa madalit salita, at nagkaisa ang leader ng South at saka ng North, na ang North na nagkaisa na magpunta kami sa North at doon kami mag-work. At dumating ang pagkakataon na natapos na namin ang pag-work doon, sapagkat ang taning namin ginawan ay hindi pang habang panahon, kung hindi isang pang isang linggo lamang. Kaya't nang dumating ang isang linggo, inihatid ko na ang aking mga kasamahang kolpultor sapagkat ako ang driver ng sinasakyan namin. At dumating kami sa may, nang dumating ako sa parting Iwahig, na pag ganun ang level ng daan, na pumapatakbo akong ganyan at dito sa itababaw na ito sa pagganyan, na tumatakbo akong ganyan, na hindi ko na nagkabulagaan kami ng truck o isang jeep na napakalaki sapagkat ang jeep na yon na sinabi kong truck ay parang truck sapagkat dalawa ang gulong sa hulihan ng malalaki na kasinlalaki ng mga truck. Kaya't ganun kalaki. At nung magkabungguan, magkabulagaan kaming ganyan, nagpagganyan, ay makita kong magkakasalubong kaming ganyan at ang aking pakiramdam ay dadaanan ako ng mga malalaking gulong na yon. Kaya't napasigaw ako ng ganito na Panginoon, yun lamang ang aking nasabi, nasambit lang yon. At alam po ba ninyo na doon sa aking pagkakahawak na manobela ay biglang may dalawang pumisil sa aking mga kamay na hindi ko nakikita sa magkabila ang kamay. At ang aking ginawa nung pinisil niya yon ay ipinabaya ko sa kanya. At yung silinyador ko na pagdiin, nakadiin doon ay hindi ko na rin binago. At ang lahat ng mga bagay na yon ay pinaubaya ko sa umawak sa akin. At nakita kong ganyan, nang makita kong ganyan ay dahan-dahan lumihis sa aming pagkakabunggo. At ang isang dangkal na lamang ang pagitan upang magkabanggaan kami ng aking ng side mirror ko ay isang dangkal na lamang ang pagitan. Kaya nga dito nakikita natin
na ang pagmamahal ng ating Panginoon ang kanyang pangangalaga. At ang huli kong naging karanasan ay nang ako naman ay natapos na ng kontrata sa Dubai 2013, nandoon ako sa General Mariano at Emilio Aguinaldo o Bailen. Andoon kami nakatira ng aking misis at ako ay papunta sa kinabukasan sa Olongapo. At ang sanong gabi, sinabi sa akin ng aking may bahay, "Tay, huwag ka na kayang magdaan sa Tagaytay. Dito ka na lang magdaan sa Naik." Ang sabi ko naman sa kanya, ay hindi ko alam ang kung saan ako sasakay at dungon, at binigyan niya ako ng isang, "Pwede magtanong ka," sabi niya sa akin, "ipapagtanong mo ang bus station doon ng papuntang Baclaran." At gayon nga ang aking ginawa. Sinunod ko ang payo ng aking may bahay. At nung malapit na kami sa may Naik, ay nakaramdam ako sapagkat ang aking sombrero ay nilagay ko sa aking kaliwang hita, ipinatong ko doon sa may tuhod. At nang malaglag iyon ay pinilit kong inaabot. Ngunit nagtataka ako na hindi ko maigalaw ang aking mga kamay, ang aking kanang kamay at aking abutin. At sinabi ko na lamang sa aking sarili, baka mamaya ay biglang magpreno, ay madisgrasya ako. At ang ginawa ko ngayon ay sumandal na ako. At pagtingin ko sa tapat kong pasahero, ay nakita ko ngayon ang kanyang mukha na nagdadalawa. At kinusot ko ang aking mga mata at sinabi kong ganyan, "Bakit dalawa ang mukha ng taong ito?" Sabi kong ganon. At pagkatapos ay naramdaman kong bigla na bigla na lamang ninguwi ang aking labi at nanigas ang aking mga paa at gayon din ang aking mga kamay. Yung isang kamay ko o yung kanang kamay ko ay nanigas na. At ang aking kanang pisinging ito ay bigla nang nagkaganyan. At nang nalaman kong ganon at sinabi ko sa aking sarili na ako pala ay nai-stroke na. Kaya kinausap ko ang driver nang sabi ko, "Mama, kung kayo ay may madaanan na may pinakalapit na hospital, ay idaan niyo ako at ako ay inaatake na." Ngunit ang lumabas sa aking mga labi ay ganito, at namarinig kong ganun ang lumabas sa aking mga labi, ako ay nanalangin. Sabi kong ganun, "Panginoon, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang makatutulong sa akin. Ikaw lamang ang makasusok sa klulo sa akin. Tulungan mo ako, huwag mo akong pabayaan." At nung matapos akong manalangin na ganun, at muli akong nagsalita, katulad ng aking sinabi ko, "Mama, idaan mo ako sa may pinakamalapit na hospital na iyong madadaanan." At kita ninyo kanina, nang ako ay magsalita, ako ay bulol, hindi niyo ako maintindihan. At ngayon, ako ay nakakapagsalita na. At pagkatapos noon, kumuha ko ng ballpen at ng ballpen at ng papel at doon sa aking mga katabi, sapagkat ako ay paralisado na ang aking paa at ang aking kamay, sabi ko, "Mama, pakisuyo na lamang, isulat ninyo ang address ng aking asawa. Kung ano man ang mangyari sa akin, ay pakibigay alam nyo kung nasaan akong hospital dadalhin." At pagkatapos noon, ay barabang ako ay nanaginip o ako ay nakatulog. Sapagkat nakita ko sa aking panaginip o sa aking pagkakatulog, na ako ay nakahiga sa isang kama
at ang aking mga anak ay nagsisiiyakan at tumatangis at nang makita kong ganon ay sinabi ko, Panginoon, ayaw ko pa, huwag mo muna akong kunin. Kung ikaw ay mayroon pang pangangailangan sa akin o mayroon pa akong gagawa sa iyong gawain, tulungan mo ako, ngunit kung wala na, ay ikaw na ang bahala. At pagkatapos noon, ay nakita ko sa isang panaginip uli na ako ay hinuhugasan ng aking may bahay. Sinusubuan ako at binibihisan at nakita kong ganun at muli ko akong nanalangin. Panginoon, punin mo na ako sapagkat ayaw kong pahirapan ang aking mga anak, ang aking asawa. Ayaw kong maging pabigat sa kanila. Punin mo na ako at ikaw na ang bahala sa aking mga anak at aking asawa. At dumating ang pagkakataon ngayon na kami ay pumasok na sa ospital. Kinakaladkad ako pababa at sinalubong ako ng stretcher at ihiniga doon. At pagkatapos, nung nadun ako sa may emergency, ako ay sinisikap kong itaas ang aking kamay. Pinipilit kong itaas ito sapagkat gusto kong gumaling, ngunit talagang hindi ko may galaw. At gayon din ang aking paa, ngunit bigla na lamang na mayroong nagsalita sa aking tainga na pinipilit kong ganyan. Ang sabi, hindi ganyan. Idikit mo sa iyong tagiliran, idiin mo na paganyan. At nang aking ginawangang idikit ganun ay naigalaw ko. Hanggang sa unti-unti kong ginalaw, itinaas hanggang sa ang aking kamay na ito ay naigagalaw ko. Ngunit ang aking daliri ay panay man kaganyan. At nang ibinubukas kong ganyan ay hindi. At muli na namang nagsabi, katulad ng dati. Ang ginawa ng katulad ng dati ay yung padiin sa kanya at dito naman ngayon ay aking ikinimis na ganyan. Nang aking ikinimis ganyan ay aking ginalaw. Hang kinalaw ko na ng ginalaw gang ganyan hanggang sa natira na lamang ay itong dalawang daliri na ito, itong hinlalaki na ito at saka itong hintuturo na ito. At ang magpahanggang ngayon, ito na ang na lamang ang manhid. At ang aking paa naman ay iginalaw ko na pati kung ganun sa aking mga daliri na pagbabang pagano'n sa talampakan ay aking naigalaw. At mula noon hanggang sa ngayon ay naririto. Kaya't ang lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay kong isang kapurihan sa ating Panginoon. Ibinibigay ko ang kanyang kalwalhatian ang nangyaring ito sa akin. At paano ba nangyari ang mga bagay na yon? Bayaan po ninyo na ako ngayon ay magbubakas ng banal na kasulatan na sinasabi dito sa Isaiah. Sa Isaiah 63, talatang kapitulo 64 at talatang 8, ganito po ang sinasabi. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama, kami ang malagkit na putik at ikaw ang magpapalayok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong mga kamay. Kaya nga't nangyari ang mga bagay na yon. Sapagkat pinaniniwalaan ko na kami o tayong lahat ay gawa ng ating Panginoon, tayo'y ginawa sa putik o luwad. At ang pangalawa ay dito sa
Isaiah 63 verse 16. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat ikaw ay aking ama, bagamat hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ang siya mong pangalan. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon. At bayaan niyo pong ituloy ko ang aking pagbasa sa banal na kasulatan. Dito naman po sa unang Juan, kapitulo 3, talatang 1 hanggang sa patuloy. Ganito po ang sinasabi, Masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikilala nito. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng mapapakinig. Sapagkat nakita natin ang dakilang pag-ibig na iniukol ng Ama upang tayo matawag na kanyang anak. Nakita natin kung gaano ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga't sa patuloy, talatang 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating nakikitang kagaya ng kanyang sarili. Sa pagpapatuloy, ang sino mang mayroong pag-asang ito sa kanyang sarili, sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili na gaya naman niyang malinis. Ang gumagawa ng kasalanan ay sumalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya nga't nakita natin dito ngayon ang dakilang pag-ibig, ang dakilang tuntunin ng ating Panginoon upang ating siyang lakaran. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkasala sapagkat ang nagkasala ay hindi nakakita sa kanya ni hindi man nakakakilala sa kanya. Munti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya naman niyang matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo. Sa mga bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkasala sapagkat ang kanyang binhi ay nahaya, ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. At dito nahayag ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang pasabi na narinig buhat ng pasimula na kayo'y mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kaya nga't mga kaibigan, mga kapatid, at mararamdaman natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon kung tayo ay susunod lamang sa Kanya. Kaya't ang sino man nagsasabi na ang kautusan ay wala na, ay huwag ninyong paniwalaan sapagkat ang pag-ibig ang siyang nagpapakilala ng kautusan at ang kautusan ang siyang gagamitin ng ating Panginoon pagdating ng kanyang paghatol. Kaya tayo ay hahatulan ng ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya't nawa ang aking mensaheng ito at ang aking naging karanasan na ito ay maging silbing isang paalaala sa atin kung paano tayo lalakad sa ating Panginoon.
Alam po ninyo, mga kapatid, hindi lamang para sa inyo at para sa akin ang mensaheng ito na aming dinadala. Nasa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong ito na naririto ang ating kinabukasan sa hinaharap kung kanino tayo pupunta, sa pagkaanak ng Diyos o sa anak ng Diablo, na kung saan ang kahatulan na ang kahatulan ng ating Panginoon ang siyang hahatul sa atin. Kaya't umaasa po ako na susunod kong pagbibigay mensahe ay ang salita ng ating Panginoon o ang Biblia. Hanggang dito na lamang po, at bago po ako magtapos, tayo po ay manalangin. Ama namin sa mga langit, maraming salamat po sa inyong patnubay at paggabay sa amin. Nawa ang lahat na makakarinig ng mga bagay na ito ay magpasimulang tumubo at magkaroon ng kaalaman sa ikasusulong, sa ikalalago ng aming pananampalataya, at makilala namin ang aming manunubos, ang aming manlalalang. Ang lahat na ito ay aming hinihiling pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.